showbiz fanatex, pamamaalam ni Bossing sa isang long-running show? Is it true or bluff? Ayan, malalaman natin yan sa mga statement ng Pep. At lahat ng yan ay pag-usapan natin. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago natin simulan of course ang ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga true-blooded Aldab Nations at sa lahat po ng mga patuloy na nanonood, sumusubaybay at lagi pong nakaantabay sa lahat ng ating mga updates with regards to Alden Richards and the rest of the group who is related to them. So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong piling-piling komento na may relasyon doon po sa ating pong last update. Unahin natin ang komento ni Ma'am Shibeya Aguinaldo. Sabi niya, basta ako ayoko nang umasa, masyado nang masakit. Lord, ikaw na bahala sa kanila. Kung sino makatuluyan nila, hi ewan, tatapusin ko lang taon na to tapos ayusin ko ng sarili ko. Yes, Alden Richards, sorry tao. Ayan. So, ito naman po ang ilan sa mga panawagan ni Ma'am Shibeya Aguinaldo. Basta ang pangako lang natin sa kanilang dalawa is mananatili tayong supporters nila. Ano man ang kanilang maging desisyon sa buhay, ano? Ano man po yung makakapagpasaya para sa kanilang dalawa, nandito lang tayo para sa kanila. Yun naman pangako natin. Pero ang wish natin and prayer natin for them is makamit nila yung tinatawag nilang happily ever after. And of course, sabi ni Ma'am si Agnes Geraldo, thanks sa update kay Alden and Main, Ma'am Pinoy Celebrity Updates. Yes, busy lang talaga si Main taping sa MG, DG photoshoot for endorsement at iba pa. Ayun. So sobrang busy nga ng isang birthday girl kung bakit talagang wala siya mga updates no nung mga nakaraang araw. And ngayon nga, meron siyang inilabas na behind the scene photos and videos kung saan may mga endorsement po siyang ginagawa. Very busy ang birthday girl natin, ano. But anyways, isa sa mga pinakaantay nga natin, ano nga ba ang magaganap sa mismong kaarawan ng isang phenomenal star, Main Mendoza. And of course, Ma'am Shibona D said, whether the couple is present or not in Eat Balaga, both Main and Alden will always stay as most favored love team in Philippine movie. Truly phenomenal. Ayan. So ito naman po ang ilan sa mga komento ni Ma'am Shibona D. Nandun man sila, present man sila o hindi, mananatili pa rin na sila yung pinaka, 'di ba? Pinaka talagang hinahangaan at ang lahat na yata ng favor ng Lord ay napunta sa dalawang ito, sa love team na ito, sa Philippine movie, truly phenomenal. Thank you Ma'am Shibona D sa inyo pong komento at salamat po sa pagmamahal, genuine love na binibigay po ninyo for Alden Richards at Main Mendoza. Thank you so much. And of course, we still have another comments coming from Miss Juanita Peralta. Hayaan na lang natin ang mga yan. Total, alam naman natin na tunay ang Aldab kasi para naman lagi tayo nagmamakaawa sa kanila. Kaya lalo nila tayong binibuwisit. True, hintayin lang natin ang tamang panahon ng Diyos at tamang oras. Pray lang tayo. Alam niyo po, totoo yan. The more that we have the eagerness na magkaroon sila ng project, parang mas more pa talaga na nipigilan sila. Kaya better yet, supportahan na lang natin, 'di ba? Kung ano man yung ginagawa nila ngayon, kung bigyan man sila ng project or not. Hindi, thank you Lord pa rin. Ganoon naman talaga, 'di ba? Tayo naman mga supporters dapat ano tayo, yung ano tayo ang tawag dito, dapat po tayo ay adjustable, di ba? Bigyan man sila ng proyekto o hindi, tama naman yung sabi ni Ma'am Shiwanita. The more we ask na magkaroon sila ng project, eh the more na parang sobrang higpit at ang better yet, let's support them all the way, diba? Thank you Ma'am Shiwanita. And then Ma'am Shi Edna Olivar said, wala namang masama kung may crush, basta hanggang crush lang at wala nang iba pa. At isa sa pa, depende sa tao kung may crush. Yung iba kasi sobrang paghanga kay Mr. Alden, halos ididikit ng sarili sa kanya. Ay true lalo, totoo po yan, lalo na kapag ano, alam nyo na mga kiray babae, diba? Hindi natin may iwasan yan kasi syempre ang kalakaran sa showbiz, once na ikaw ay may pangalan sa showbiz, marami pong mga babae or lalaki na didikit sa'yo. At kapag ikaw naman ay talagang masasabing ikaw yung pinaka-biggest star ng showbiz, hindi po maaari or hindi may iwasan na talagang may mga
other artists na gusto nila makisakay or makisabay dun sa kasikatan mo. So, but anyway, thank you so much sa inyo pong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. And now, bago nga tayo pumunta dun sa ating hot topic for today's video, dahil kani-kanina lang, 1 hour ago, ay nakasagap tayo ng balita mula sa PEP kung saan meron po silang inilabas na mga statement na may isang long-running show na mamamaalam na ba ito o may malaking pasabog ang program at sabi pa bubulaga, which means nagbigay na sila ng kanilang idea patungkol sa bagay na ito. Pero lahat ng yan pag-uusapan natin sa ating pong other channel, which is the Artista Life Update. So after this, you can go to that channel and para ma-clear out po natin yung mga tanong po ninyo. No? So ito nga yung isa sa mga pinalabas or 19 hours ago ay meron pong isang malaking pasabog mula sa long running program ang bubulaga sa atin isa sa mga araw na ito. Ang long running show magkakaroon ng malaking pagbabago sa pag-alis ng isang well-loved personality. So para po to give you a more ano po yung parang mas maliwanagan tayo. Sabi po dito sa isang write-ups ng PEP, I'm gonna read it to you. Long running show magkakaroon ng malaking pagbabago sa pag-alis ng isang well-loved personality. So sa title pa lang itself, sinasabi dito na parang itong long-running show na ito is meron pong isang celebrity na aalisin or aalis. So, sabi dyan, pagising ko sa kanina umaga, nagulat ako, March na pala, ang bilis ng araw. At ang sabi ng isang daily devotion, March is a game changer month and we are all entering different chapter in our journey. This is a time of complex and profound shifts that trigger our hunger for truth, for wisdom, for awakening, for freedom, and for soul searching. This month, we have major things happening. Parang gusto ko nang maniwala rito. Sinubok tayo at pinatatag ng pagkakataon. Mula apari hanggang hulo. So, ito po yung kanilang write-up. San ka man apektado tayo ng mga nangyayari sa paligid natin, sa showbiz man o sa labas nito. Ang gabay natin, doon tayo sa tama at mabuti. And the lesson to be lived out here is that of gratitude. Salamat sa Diyos. Sabi ng writer, ang ganda ng ano niya, ng construction sa words niya. Parang gusto niya na raw maniwala. So, sabi niya, patuloy natin. Kaya nga, sabi niya, ang gabay natin doon ay dapat maging gratitude tayo. Salamat sa Diyos and we are blessed with good people who have guided our way in this industry. Kaya may mga major changes man o nakakagimbal na mga pagbabago, chill lang tayo dahil kumakapit tayo sa tama at tatag. Totoo at tried and tested na double cards mo na, pamilya mo na, kapuso all these years. So meron talagang ito'y nakarelate po talaga dito sa noontime show. Kaya paghandaan natin itong pasabog na balitang bubulaga sa atin sa mga darating na araw. Hindi ko pa rin maisip kung mangyayari ang malaking pagbabagong ito, isa sa long-running show sa kasaysayan ng telebisyon. Malaki ang pagbabago, lalo na kung matutuloy ang pamamaalam ng taong namamahala ng programang ito. Which is ang tinutukoy dito, ito po aking takiramdama, is si Bossing. Na syempre, nagkaka-age na rin po si Bossing, diba? Malaki ang pagbabago. Abangan na lang natin kung ano magiging desisyon ng mga taong sangkot sa programang ito. Mapapanood pa kaya natin sila kung sakaling magkaroon ng malaking pagbabago. Ano kaya ang magiging desisyon ng mga taong itinuring na poste sa programang ito? Maaring si Bossing, si TBJ or Tito Vic and Joey, 'di ba? Parang syempre it's time for letting them go and para naman may mga pumalit na panibago, diba? Hindi ko pa rin maisip kung ano mangyayari kung matutuloy itong malaking pagbabago. Pero ang iral dito ay loyalty. Tunay na pagkakaibigan, pagmamahal sa trabaho at commitment sa mga taong patuloy pa rin sumusubaybay sa kanila. Abang-abang na lang tayo. Wag lang sana tayong mabilaukan sa ating pananghalian kung magbibigay sila ng mahalagang announcement isa sa mga araw na ito. Ito na ngayon sinasabi natin at talagang confirm na ang tinutukoy po ng PEP dito po sa kanila pong write-ups is yung Eat Bulaga, which is parang may major thing or
if it is possible, parang magkakaroon ng rebranding. For how many years na kasi, ngayon kasi namamayagpag na naman ang Showtime at medyo naiiwan ang It Bulaga. Kaya naman, syempre, may mga pagbabago, changes na magaganap. Yun ang aabangan natin sa mga susunod nating video. Paano kaya maapektuhan ang karir ni Maine at ni Alden sa pagkakataong ito?